ay kinakabahan pa rin ako. Nakaraan, unang meet namin, naglag na din kami, shaky. Until now, shaky pa rin ako. So, Dai, pwede bang i-share mo, o diba? Yung paano ka nakapag-apply dito sa Hong Kong? Paano mo nahanap yung agency? Yung mga ganun ba? Hanggang makarating sa amo, unang ganap sa bahay na ni amo, o diba? Sobrang haba nun. Ayan. Diba, taga saan ka nga? Ayan, taga sa mga, pasensya na kayo sa mata ko. Gumitingin din ako sa kabila. So, ayan, taga Digo na ako, guys. And, taga-play ako dito sa Hong Kong through online, guys. So, mas madali para sa akin yung process ko. Parang, paano online? May nag, una, bumunta ako sa agency. Yung in-applyan kong agency. So, direct sino ako. Nagbigay sa'yo dahil ng idea na may pinsan ako na nandito na sa Hong Kong. So, binigay niya ako ng agency. Pumunta ako sa Maynila, sa Maris Manpower Agency. Tapos, nagpa-interview the same. Ako. Yes. Same tayo. Sa third floor ka din ba? Oo, third floor. Third floor. Oh. Tapos, nagpa-interview ako doon. And then, nahanapan nila ako ng amo. Pero, yung amo na nahanap nila sa akin, is tatlo yung anak. Tapos, may kasama pang lola. Kumusta naman ang interview natin doon? Kasi sa mga first-timer, yan yung mga nakakabang moment. Pero hindi kasi dahil parang hinahanda ko na yung sarili ko sa mga interview. Kasi may mga pinapanood na ako ng mga video para sa mga interview. So parang niladi ko na yung sarili ko. Oo, pabago pa talaga sa una, pero magaling ka naman ata sa English. Oo, diba? Yung English talaga yung puhunan mo. Pero mas better talaga na magaling, marunong ka sa English kaysa sa kamuti ka sa English. Yung nakakaintindi ka kahit pa, hindi naman importante na kailangan is sobrang galing mo or fluent pa sa English. Hindi ko masensin. So, yung na-explain mo lang yung nakakasagot ka, nakaka-explain ka ng tama ba, kahit hindi okay yung grammar mo, yung sentence mo, ganyan. Tapos, tuloy-tuloy ko na ba? So, yun, in-interview nila ako doon. So, nung time na yun, napipirma na ako ng kontrata dun sa tatlo yung anak. Hindi ko alam, parang way na rin siguro ni God na hindi ako makapirma sa kontrata. Mali yung pirma ko, guys. Ayaw tanggapin. Ah, mali. Napamali. Pumirma ka, pero mali. Oo, pumirma ako, pero mali. Pinupunit nila yung contract. Again. Sabi niya, again. Pinapapirma ulit nila ako. Tapos, anong nangyari, hindi ko talaga papirmahan. Sabi, bumalik ka na lang bukas. Ah, pinabalik nila. Magandang sign. Oo, magandang sign yun ni God. Pero ito dahil. Sa interview ng amo, diba, una is broker interview. Sa pangalawa is broker, ay, employer na. Ano yung mga common question doon? May mga ibinibigay din sila na question sa'yo na. Halimbawa, yung mga situation. Halimbawa, paano kung nagluluto ka, tapos umiiyak yung alaga mo, anong gagawin mo? So, ayun, kailangan maging smart din tayong sumagot kahit papaano. So, ang sinagot ko doon, sabi ko, ipipigil ko muna yung pagluluto ko, and kailangan priority ko is yung bata na alaga ko. Same, ganun din. Papatayin ko muna yung apoy, mga ganda. Halimbawa, may kumatok sa pintuan na hindi mo alam kung sino, pagbubuksan mo ba, yung mga ganun na question sa interview. Tapos, halimbawa, may sakit yung bata, anong gagawin mo? Biglang may sakit yung bata, anong first mong gagawin kasi wala yung mga employer mo, mga ganyan situation. So, ilan nga yun? 3 ang alaga? Oo, 3 ang anak. 3 ang anak. Oh, hindi ako pumirma. Pero, ano mo nun? Kaya ko ba to? Yung baga? Ako, ang iniisip ko nun kasi gusto ko nang magkatrabaho dahil kailangan ng pera. So, ang ginawa ko is, sige na, sabi ko gano'n. Ito na, pipirma na ako. Kasi kailangan ko na makapunta na. Pero, may doubt ako na baka. Tapos nagtanong ako sa kapatid ko, sa pinsan ko, ay huwag ka dyan, maghanap ka ng iba. So ayun, sinamahan na rin na hindi ako makapirma sa kontrata talaga. Ewan ko ba kung bakit. Sabi ko, mali talaga yung pirma ko. Hindi ko ang kinakabahan siguro ako. Magandang sign din na hindi ako makapirma. So ang nangyari, guys, bumaba ako sa office nila para pumirma ulit nung kinabukasan na ito. Sabi nila, bumalik ka baka bukas, okay na yung pirma mo. Ang nangyari, may nakita akong isang Pinay na paalis na flight niya na. Hindi ko nakilala kung sino yun. Binigay niya ang number ng best time consultant. Ma-share ko sa inyo, guys. Sa mga ex-abroad, maraming nag-apply. Online lang ako, guys, nag-apply. Yun, best time consultant. Tapos yun, hinuha ko yung number. Pwede mo si Inday Juana, yung FB mo. Follow kayo, guys, Joanne Delphine Parma. Sa aking FB page. Ayan. Tapos sa
Facebook, YouTube na pala to. So ayun, pagkatapos ko ng kinabukasan na to, umaga na, di sabi, pirma ka na lang na kontrata ulit. May nakita akong isang Pinay. And yung Pinay na yon, binigyan nila ako ng number ng agency ni Ma'am Patricia. Tapos kinontak ko ito si Ma'am Patricia, akala ko scam, sabi ko baka kasi online, online ako, takot ako eh. Ako online noon pero parang hindi ako nang seryoso kasi marami ng scam. So sabi ko baka scam 'to, ganun din noon. Di ayun. Nag-message ako isang beses lang. Sabi ko, I want to apply parang domestic helper in Hong Kong. So, sabi ni Ma'am Pat, can you please introduce yourself first? Ganyan-ganyan. Kailangan mag-pick up muna ako nung application niya na. Pick-pick up na application. Hindi yung BTR? Yung hindi BTR muna. Application lang. May form lang doon, parang gagawin nilang resume. So, mag-pick up kayo doon ng resume lang. Tapos, ano ba nangyari? Hindi ko na tinuloy yung pagpirma, guys. Kinansel ko na yun. Kinansel ko na siya kasi nag-reply agad ito si Ma'am Patricia online lang, guys. Ayan. Nag-reply agad siya. And sabi niya, okay, nabasa niyo na yung resume ko. Pinagawa niya ako ng video na 1 minute, introduce yourself. Tapos, meron na. On that day? Nasa agency ka pa? Oo. Umuwi na ako muna doon sa boarding house. Sa Manila din. Umuwi muna ako kasi hindi na ako pumirma sa Maris. So, ayun. Tinuloy-tuloy ko na yung kay Ma'am Patricia kasi sabi ko parang okay naman ito. Then, pagkatapos ko mag-team up, ginawa na nila ako ng yung resume na yun. Tapos, nagpasa ako yung video. Tapos, yung video na yun, ipapasa nila sa mga employer na nangyakanap. Tapos noon, maya-maya, tumawag na ulit si Ma'am Patricia for interview pa na. Ang bilis ko, online. Hindi ko kailangan ko balik-balik. So, kailangan maipasa niyo lang yung interview. Kailangan maano mo yung si Ma'am Patricia na okay kasi English. And masagot mo ng maayos yung mga tanong para ano pa nila, anong tawag doon? Ibenta para tanong hanapang na talaga nila ng ako. So ayun, ang nangyari, okay na ang interview. Kabado ako noon. Ayusin mo yung buhok mo. Tapos yung, alam nyo, ito yung pinaka-struggle ko noon kasi nagpapadede pa ako noon. May gatas. Ilang months? 1 year mahigit na. Ako 6 months. May gatas ako noon, guys. Ang laki-laki. Double kayod to. Oy, eto na. May gatas pa ako, no? Sa interview. Hala, halos same talaga tayo, Day. Mag-apply din. Ayan. Putok-putok din yun. Putok-putok yung dede ko sa gatas. Ganun din ako. So, ayun, may gatas pa ako, no? Nag-apply ako. Tapos yun, sa interview, sabi, magsuot daw ako ng maluwag na damit kasi kitang kita talaga yung dede ko, guys. Kasi baka mamaya hindi nila ako tanggapin. So, kailangan, walang make-up, ganyan lang. Tapos, maayos dapat yung volume ng cellphone mo. Magkarinigan kayo, maayos yung internet mo. Tapos, thank you sa 50 star, ha? Thank you. More star. Tapos, ayun, ang nangyari sa interview, ayun, tanong-tanong sila, introduce yourself, yung experience talaga yung pinakamahalaga, guys. Ma-share mo ko ano yung mga alam mo sa bahay, yung pagluluto mo, yung pag-alaga mo, kung ilang taon yung pinalagaan mo, tapos yung, dito ba? Ilang oras ka nagtrabaho sa isang araw, may mga tanong silang ganyan. Complete talaga pala yung lahat ng experience mo sa mga dati. Yun talaga yung pinaka-advantage. Yun yung pinaka-advantage na pag may experience ka na at maayos mo na sasabi. Kumbaga yung mga tanong nila na o sagot mo ng maayos. Ganun. Sana all guys. Kasi never ako nagpaulit-ulit ng interview. Isang days lang ako in-interview ng employer na hire na ako. At ayun yung amo ko ngayon. So ano yung nang pakiramdam mo sa amo? Yung unang interview. Yung amo ko na unang nag-interview sa akin, yun na yung amo ko ngayon. Sobrang okay yung pakiramdam ko na siya yung okay talaga kami. As in, maano yung loob ko. Magaan yung loob ko sa kanya. Tapos, anong ginawa mo nung pag-direkta na tayo? Wala na ko oras sa pagdating sa bahay ni amo. Okay, so ayun, nakahira na ako, diba? Okay na, nag-medical na ako. Tsit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 
Uy, maganda dahil. Kasi yung kasabayan wala nang test down. Excited sila. Pero bakit hindi na test down? Ano may ganun? Kasi ako guys, ako, online na wala na akong test down. Sa batch namin, lima kami, ako lang yung first timer. Sila, first timer siya. Pinatraining pa din. Sila.
Pero iba yung travelingan, nahiwalay ako sa nanay. Iba palaga. Iba. Hindi lahat ng ex-abroad, hindi na mag-test. Data sa shop. Yung may mga kabayan siya ng ex-abroad, nag-test ka pa rin. Ayun. Pero sa in-applyan ko kayo sa best time consultant, ayun, hindi na mag, hindi na po mag, mag-training na test. Magkano lang ang nagastos? Basta domestic helper ha, 15,000 lang guys yung nagastos, plus 10%. Mga 3,000 pesos yan pag nandito ka na sa Hong Kong, sa agency na maganda. So, ayun. So, dumating na ako dito sa Hong Kong. Oh, ayan, sure ka. So, nandito na ako sa Hong Kong. First day, sinundong muna kami sa airport. Tapos, pinag-medical kami. Nag-medical kami sa airport. Nag-medical kami pagdating namin dito sa Hong Kong. Pagkatapos ng medical, nagpunta ulit sa agency. Tapos, inantay ko na yung amo ko doon sa agency. Yung hindi kayo nag-direct ka lang amo ng... I mean, ID. Kasi kami, ID. Oo, nagyan din. ID, medical agency. Ganun din. May nagsundo din sa'yo. Oh, same ako. Pero may ano pala dahil may agency na ikaw mismo pupunta ng immigration. I mean, from Hong Kong, si ate yung kasama natin, si ate Jenny. Siya mismo pupunta. Sa amo? Oo. Ay, hindi natin. Oo. So, ayun, may mga ganyan. Iba-iba. So, ako naman, ang sa akin, halos same tayo. Agency muna. Pagkas ng agency, pinakain kami doon lunch, ganyan. Tapos, punta kami ng medical. Tapos, ID. Nagpa-ID kami. Tapos, na yung pa-ID, inantay ko na yung amo ko. Tapos, yun, sinundo na ako ng amo kong babae. Dating sa bahay, nandun yung amo ko. Siyempre, lahat pinakinala ako sa bata. Pinalabhan lahat. Ano una mong ginawa? Pinalabhan lahat ng mga damit ko. First, ano siya? Nakilala ko si Day Joanna nung nag-comment siya nung kapalipat na siya. Pinapanood ko ito guys dati. Dati sa mga... Kaya shaking ako doon. Vlogger din ito ha. Sabi ko, kaya shaking ako kasi ilan na subscriber mo, famous na ka. O diba? Bisaya siya guys, ana-ana. Kasi namin nag... Ang guys, at ang ingay namin. Ang ingay namin nasa McDonald's yung... Kasi, di ba madami sa amin nagko-comment na ana-ana yun. Ewan ko. Hindi ko alam. Ito, alam niya. Ana-ana yun. Sabi nila, ang ana-ana daw is ana-ana. Ganyan-ganyan. Oo, ganyan. So, ayan na. Ano yung unang ginawa sa pagdating sa bahay? Ha? Ano unang ginawa mo? Pagdating ko sa bahay, pinalabas lahat ng damit ko sa maleta. Tapos, isalang ko doon sa washing machine. As in, walang natira pati suot ko. Tapos, binigyan nila ako ng damit. Yun, naligo muna pala ako. Tapos, pagkatapos ko maligo, sabi, amo ko, ang bilis mo naman maligo. 5 minutes lang ako maligo. Ang bilis ko nun, nahiya ako kasi nasa labas silang lahat. Yung magulang, ng amo ko, yung mga amo ko, nasa labas silang lahat. Ang sinagdi ko, guys, sala paglabas mo. Sala. So, ayun. Paglabas ko, nakatingin silang lahat. Ano reaction mo? Nahihiya ako. Nahihiya. Sabi ko, Diyos ko, paano ba ito? Eh, hindi ako nagtayo ng buhok noon. Kailangan pala sa kanila, tutuyuin mo yung buhok mo pag natapos mo mag-CR, maligo. Sabi ko, no need na, hindi ako marunong. Kunwari, kasi tuyuin mo yung buhok mo, binigyan ako ng blower, tinuruan ako. Tapos yun, pinatuyo nila yung buhok. Tapos yun, pagkatapos ko maligo, kumain kami. Hindi muna ako nila pinatrabaho noon. Wow. Napahinga ka muna bukas. Pero bayad na yung araw ko nun, guys. Kahit gabi na ako dumating sa amo ko, bayad na yung araw ko. Tapos yun, pinalaban nila damit ko. Tapos yun, pinatulog na ako. Pinakilala ko sa bata. Diba kinunik ka agad ng ano? May wifi! O diba? O bongga! Ako, day. Ako nag-ask pa ako nung merenga ako. Ano pa gusto nang? Ma'am, ikunik niya ako sa wifi. Ay, hindi ka kinunik. Iba-iba naman kasi. Iba-iba. Ay, may nag-comment din. Grabe, sabi niya, grabe yung ano ko, yung employer ko, pati octopus ako daw bibili. So, ayan. Ako din. Ako naman ganito. Octopus ko binigay, susi ng bahay, wifi, lotion, shampoo, damit, lahat free. Shana. So, ano ba, wala na po. Ayun. So, wala na tayong oras, guys. So, ayun. So, ayun lamang. Mga sign na mabait. Best time. Sa mga ex-abroad, ayan, around, magkano ang magagastos?
15 to 20,000 para sa mga exam. I-try nyo na sa kanya kasi sa akin, sa kung paano ako nag-apply, hindi ko bakit nag-training pa sila. Pero same kami ng agency sa Pinas. Iba ang agency namin dito sa Hong Kong. Nag-direct lang ako dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong ang magkaiba agency namin. Oo. Pero sa Pinas, same doon agency kami. Same kami. Oo. Sa kasabayan ko, ito lang sinasabi ko. Sa mga kasabayan ko, ex-abroad, nag-training pa sila. Ito sa kanya, sa ina-applyan niya, nag-ex-abroad, walang training. Hindi na siya nag-training. Ito dahil 15, around 15 to 20,000. Oo. Pero ayun, kung marami namang agency kasi dito sa Hong Kong. May Sweet Home, Teams Manpower, Best Choice, Helper's Choice, Best Time Consultant. Kaya nakapin niyang lahat sa Facebook ko. Kung makikita niyo sa Facebook ko kayo, sa wall, Facebook wall ko, nakapin lahat ng video na guide kung paano ako nag-apply. Pangalan ulit, Best Time Consultant. Marius Manpower. Yung FB mo. Facebook ko, Joanne Delphine Pharma. Oh, ayan. So, thanks for watching. Don't forget like and subscribe my channel and try and subscribe to one of the last. O, di ba ang ganda ka na natin dito?